So good afternoon, everyone. My name is Ms. Rhoda Jemima Dicia, your online learning coordinator in personal development. Okay, here are the module objectives. Okay, listen carefully. At the end of this module, the students are able to, number one, identify main types of relationship that influence an adolescent. So please make sure that you have to identify the main types of relationship that influence an adolescent. Apat lang yun. So, four types yun. Apat, at the end of this lesson, you are able to identify what are the four types of relationship. Okay? And the objective number two, the students are able to distinguish characteristics of individual are all products of culture. Okay, as we all know, we have different or two types of culture, and then I will identify it later. Okay, so before I proceed to our next topic, let's have a short summarization or short discussion regarding on what we discussed last meeting. Is there an idea? So we discussed last meeting all about the personal intelligence. How do we do it? How do we apply it? And where do we implement it? Okay? That what is the abstract of personal intelligence? Ito yung sinasabi ko kanina, four main types of relationship that influence an adolescent. Okay? How culture shapes many aspects of adolescent development. Okay? Ano ba ang nagsha-shape sa isang adolescent? Sino-sino yung mga tao involved? Or sino-sino yung mga, what are the four types of relationship that influence an adolescent? Sino-sino yan? So number one, parents. Okay? Sabi nga natin, by simply implementing the culture, it is used to shape many aspects of adolescent level. Okay? Number one, parents. Syempre, where you came from, number one yan. Number two, your peers, your friends, your group of friends, or group of friends, pwedeng companion, pwedeng classmate, schoolmates. And then, followed by community. Saan community kayo nakabelong? Okay? And number three, society. Society, it is composed of plural, meaning to say, maraming tao ang involved dito. Pwedeng different group of people or different group of social organization in our society. So, saan kayo belong doon? Saan ang interest nyo? Pwedeng sa game, pwedeng sa animal interest and other agendas. This is part of society. Sa community, pwedeng sa barangay, then start. Okay, again, what is culture? As I've said a while ago, we have two types of culture, right? First is material. The second is non-material. So what is the difference between material and non-material? Material ay yung nakikita natin, nahahawakan natin, naaamoy natin, nalalasahan natin, ano pa, ginagamit natin. While in non-material culture, meron tayong intangible na tinatawag. When we say intangible, hindi natin hinahawakan or hindi natin nahawakan. Pero pwedeng nasasabi natin through the terms of what is culture. Culture is something that we learn. Culture is something that we shared and something na came from, kung saan nang galing. Okay? Ang culture from the start, from your minuto, is pasa-pasa yan. Pero, sa pagkakapasa-pasa, sometimes, nagkakaroon ng changes. Okay? Due to era, due to environment, due to different kinds of culture, or different implementation of culture, that filters sa mga individual. It's up to the individual if whether they want to adapt that kind of culture or
whether they want to reject it. Okay? Understood? Yes. Okay, good. Shall we continue? Next. Dala. As I've said, regarding to our culture, community, society, and culture. Culture is learned and socially shared. Kapag sinabi natin socially shared, salin-salin na yan, different kinds of people, which is they adapt different kinds of culture, whether it is material or non-material. And they are able also to share it, to shape the individual. Okay? Kaya ang kultura ay sinasalin, sineshare natin, pinapamahagi, at ina-adapt natin, ini-implement natin sa in our everyday life. Okay? Pamana. Okay? Number two, many distinguished characteristics of an individual are all products of culture. Sabihin, these individuals or some characteristics of each individual are all products of culture. Niwala ba kayo na kayo or isa kayo sa produkto ng kultura? Yes, because your parents, di ba, kasama sa four types ang parent sa culture. So, parent ang nag-adapt at nag-implement, nag-execute sa inyo kung anong culture ang nakasanayan nila. Okay? Some of the parents, nilalagyan nila ng konting changes by simply the belief system. When you say belief system, meron silang pinaniniwalaan na ganito during their time na sinalin pa rin sa inyo at pwedeng someday isasalin nyo rin sa family nyo. Or pwedeng sineshare nyo sa ibang, sa mga peers nyo, sa community na nakabelong kayo, and then sa society. Ha? Baga, may naiaambag ang bawat isa sa kultura para lumago, magbago, at syempre, maging better. Mahirap sabihin, di naman nila intindihan. Parang lalim na pinagdadaanan ni Trisha. So, may pinagdadaanan kung ano man yan, sabi ko sa inyo, you are better, you have to communicate with it. Ha? Yun yung pinaka-away dyan. So, sa mga may problem or may something na miscommunication with the parents, tandaan nyo palagi, parent nyo yan. Sila ang provider nyo. Ako, ha? So, think of it if ikaw, let's say, solo ka, wala kang provider, do you think magiging madali yung buhay if walang nagpa-provide sa inyo? Siyempre, gagawa ka ng way. Tama? So, hanggat nandyan, cherish it, understand. Para someday, kapag ikaw naman yung nandyan, magkakaintindihan na kayo. Ha? So, ano ba yung punot dulo dyan? Si Trisha lang nakakaalam. So, again, communication and understanding, interaction is the key there. So, okay? I hope maging better kayo ng family mo regarding sa kung ano mang pinanghugutan na yan. Okay? Let's continue. Next. Okay? Factors that shape adolescent development vary by culture. Number one, the lifestyle. Na, lifestyle. So, in the millennials, you are implementing different kind of lifestyle. Do you want? Like example, sa pananamit, sa panadalita, sa mga hobbies natin, ba? In a given culture, sometimes ini-implement natin ang culture ng mga Korean or any other foreign, ba? It is profoundly shaped by the roles and responsibilities, ba? Paano roles and responsibilities? Sometimes while watching, while idolizing it, nakikita nyo na kaya ka pa rin palang maging katulad nila. So kung ano yung role nila and responsibilities nila sa movie, I can do it someday. He or she is expected to assume. Ba ngayon palang nagiging asumero at asumera na kayo na someday yayaman ako, someday magkakakotse ako, someday. Siyempre, to achieve it, you have to hard work for everything. Pa? Tingin nyo, bakit kaya silang yaman-yaman nila?
Diba? Siyempre, lahat ng bagay, class, pinaghihirapan. So, if you are expected to assume na magkakaroon ka naman, make sure you have the role and the responsibilities that you have to apply to achieve the lifestyle do you want. Kuha ba? So, ngayon pa lang, class, i-form na. I-form na kung ano yung gusto nyo maging, anong lifestyle lang gusto nyo kapag nagkaroon kayo ng family, anong lifestyle meron sa family, by doing your roles and responsibilities of being a human being. Ha? Nasa-shape yung role nyo ngayon pa lang. So, today, pinaprepare na kayo for your future kung paano nyo ma-achieve yung goals nyo. And syempre, you are responsible enough. You are responsible human beings sa mga kinikilos nyo, sa mga behavior nyo. And then syempre, samahan natin ng hard work to proceed and to have a successful life. Nakuha? Nakuha ba? Is there any question? Next, number two. Again, there are differences between families in the distribution of financial responsibilities. Diba? From different families, belongness. Kumbaga, from different family A to family B. Magkaiba sometimes ang financial responsibility si family A kay family B. Sometimes si family B is mas mataas yung financial responsibilities niya rather than kay A. Kapag ka ang apat ang anak versus dalawang anak, ang financial responsibilities, example, parehas sila ng sahod. Kung parehas ng sahod yan, magulang mo. So, syempre, mas mataas ang responsibility ni 4, na may 4 na anak. Why? Kasi mas mataas yung responsibilities niya and mas mataas yung number of members of the family. Sabihin, example, sa isang kilong bigas, pwedeng sa dalawang anak, dalawang saing yon. Sa apat ang anak, pwedeng isang saing lang yon. Nakuha nyo? So, the financial responsibilities, not only nagbe-base tayo sa members ng family, pero yung responsibilities natin inside the home and inside our houses are different. Nakuha? So, avoid comparing yourself to any or other family. Buti pa yung mama mo naiintindihan ka, buti pa ganito, ganyan. Diba? So, do not compare yourself. So, please be contented with your life. Diba? Kung ano yung ma-provide sa inyo ng family nyo, yun lang. Kung gusto nyong mag-exceed pa, syempre, ang gagawin nyo, paghihirapan nyo. Nakuha? So, lahat ng bagay, class, pinaghihirapan. Hindi nakukuha sa madali. Sometimes nakukuha sa madali kasi pinibigay sa atin, naiintindihan tayo ng family natin. Pero, not all families have the balance. Kuha? Pagdating sa responsibilities. May iba kasi, malaki nga yung sahod ng family nila, pero mas naglalaan sila ng pera sa mga needs nila, sa mga pangangailangan ba. Pinifilter nila yung mga needs kesa sa wants ng mga anak nila. So, nakukuha lang ng mga anak nila yung wants sila kapag ka, andyan na yung reward system. Nakuha ba? Next, tayo. Or provisions of allowance may reflect various socioeconomic backgrounds. So, again, you have different socioeconomic backgrounds. Try to understand your provider. Sino ba yung nagpa-provide sa family nyo? Pwedeng, you can help also your provider para mas mapabilis, mas mapadaling masupplyan yung pangangailangan ng family. Kumbaga, nakakatulong ka, hindi ka nakakabigat. Nakuha ba? Dapat ngayon pa lang, sineshape nyo kung paano maging madali. Kahit nahihirapan kayo, na-achieve nyo siya, syempre, nagiging masaya yung feelings nyo. Nakapagpasaya ka ng family mo, napasaya mo yung sarili mo, kahit napagod ka, okay lang. As long as na you have the financial responsibilities na provide sa family mo. I know, syempre, boy, someday, I hope you are a good provider. And also,
sa mga kababaihan din. Both of you were a good provider someday when you reach your success in life. Okay ba? The range of attitudes that culture embraces on a particular topic affects the beliefs, lifestyle, and perception of its adolescent and can have both positive and negative impacts on their development. Okay, the range of attitude. We are dealing with attitude now. So, whether you want to embrace that kind of attitude from other culture. Ano-ano ba yung mga attitude natin? So, hindi yung attitude na behavior sa ano ah, yung good and bad. So, yung attitude na inaano dito, na dinedefine dito, is from attitude or yung mga traits from one culture to another culture. Example number one, ano na ba yung mga Filipino traits natin? Siyempre kayo, alam niyo attitude ng bawat isa. Alam niyo dapat yung mga attitude na dapat, sa hindi dapat, sa proper at saka sa improper. Example, what is the proper attitude when you are in the library? What is a proper behavior? Of course, syempre, nasa library kayo, alam magtawanan kayo ng malakas. Di ba may nakalagay? Usually, kahit sinabi mong library, always tahimik dyan. Kasi meron nagko-concentrate, may nagbabasa dyan. Pero yung iba, may kakaibang attitude. Why? Nakalagay na, minaksulat, nakakaintindi naman, nababasa naman, pero still hindi sila sumusunod. Ta? Pwedeng, ayun yung attitude or culture na na-adapt nila, which is appropriately, not proper. Ta? Yung iba, hindi ko alam bakit nagtitrip, ang laki-laki na ng silence, please. Bakit tinidisobey pa rin yung law? Diba? Dapat ngayon pa lang class, practice yourself to follow the law, the rules and regulation of our country. Bakit? Kapag hindi mo sinunod yan, pwedeng, ano mangyayari sa inyo? Pwedeng, yung iba, kapag worse na, sa kulungan, di ba? If you don't follow the rules, if you don't follow the laws of our country, if you are trying to disobey the law, syempre, the punishment will follow. Nakuha? So, ngayon pa lang, sinashape na, for your better understanding regarding to your attitude with the implementation and adapting different kinds of culture. Nakuha? Ayan yung gusto ng lifestyle, particular topic, affects the beliefs, ano ba yung mga pinaniniwalaan, ano yung mga lifestyle and perceptions, ano ba yung mga views, ano ba yung mga tawag dito, paniniwala nyo, ano-ano yung, what is your perception in life? Ha? Ngayon pa lang, sineshape na kayo and can have both positive and negative. So again, while achieving your goals and success, always be positive. Okay? So, good impacts on your development. Sabihin, later on, habang lumalaki kayo, habang nagmamature kayo, you will realize something. Okay? Na-achieve ko tong bagay na to, so, kaya ko tong solusyonan. Baga, one step at a time. Daan nyo ha, your attitude will count pagdating dito sa adolescent. Especially, sa ngayon, sometimes nagiging ano tayo, insensitive. Tama? Insensitive tayo sa mga bagay-bagay or insensitive kayo sa background. Sa tao dito sa kapaligiran nyo. Why? Because if too much happiness, ba? Pag sobrang saya, minsan nakakalimot na sa mga attitude and behavior towards others. Like example, bakit pag nasa adolescent stage, nagkakaroon majority of the people of that stage ng conflict sa magulang. Bakit? Bakit kaya sumusuway? Bakit kaya sumusuway? Anong klaseng attitude or culture ang na-embrace nila and lifestyle nila? Siyempre, andyan na yung four main types.
Pagka kay parent, pag hindi kay parent nakuha, pwedeng sa peers. Diba? Sa mga kaibigan. Okay, example, ikaw bawal ka pa mag-boyfriend. Pero sometimes, nagkakaroon ng conflict because of your choice. Diba? Paano nagkakaroon ng choice? Sometimes, mas pinipili nila yung boyfriend nila rather than their parent. Bakit kaya ayaw mag-boyfriend ni mami? Kasi, sa nakikita ni mami or ng mga magulang natin today, is kakaiba ang mga millennials. Hindi sa walang tiwala. So, pinag-iingat lang tayo para, sa ganun, magkaroon muna kayo ng future before kayo pumasok sa mga ganyang bagay-bagay. Nakuha? So, kung di talaga mapigilan, make sure na sasabihin mo or be honest in telling your parents regarding to your experiences. Nakuha ba? Do not affect by your boyfriend or girlfriend your decisions in life. Nakuha? Pwede kayong mag-share ng insights to. Nakuha? But, wag dadating sa point na you are able to disobey your parents. Nakuha? Yung ibang parent, syempre, gusto nang magkaroon ng future yung mga anak nila. So, kapag nangyari yon, sumunod kayo sa magulang nyo, syempre, magiging maganda yung output. Be honest to your parents if talagang gusto na mag-boyfriend or mag-girlfriend. Nakuha? Be honest lang, class. Next, being part in the club activities increase youngsters' happiness level. Eto na. Kapag ka nasa club ka ng mga activities, increase younger's happiness levels. Ano yan? Example, nasa club ka ng aktibidades na nag-over, sobrang saya. Sobrang nga yung saya mo. Kaso, yung application naman is immoral. Kapag sinabi natin immoral, that is totally rejected. Diba? Totally rejected pagdating sa mga moral values. Ibig sabihin, kasalungat ng moral. Pag moral, sumusunod tayo. Kapag immoral, hindi tayo sumusunod or naliligaw tayo. Like, ano-ano ba yung mga immoral activities? Like, drug addiction. Diba? We discussed all about addiction last time. So, kapag ka nandyan ka, nasa addiction stage ka, nasa happiness level ka, i-increase yan ang pagkakabataan mo. Umiikse. Why? Kapag ka naging part ka ng club activities na yun. So, alam mo kung kailan ka lalabas, alam mo rin kung hindi ka na makakalabas. Diba? Sa panahon natin ngayon, kapag pinasok mo yan, mahirap lumabas. Kaya nga, sobrang saya kayo ngayon. Sige. Pero someday, kapag ka nangyari yung time ng pagiging immoral na ginagawa ng club activities na yan. Kapag ka negative muna tayo, klasa, mamaya ako naanihin sa positive. Kapag sumobra yan, sobra din ang responsibilidad nyo sa buhay nyo. Anong responsibilidad? Example, nandiyan ka sa drug addiction club. Kapag sumobra yan, sometimes you are not aware of what you are doing. Diba? Ano pa? Maraming ginagawa ng hindi namamalayan. Diba? Nakita nyo yung sa balita, maraming napapatay, lalo na yung sa mga involved dyan, maraming nakukulo. So, syempre, naiiba kayo ng way instead of diretso kayo, papunta kayo sa success. Sobrang saya mo, nakukuha mo lahat ngayon, pero may hangganan yan. Diba? Hindi lahat ng kasayahan pagdating sa mga ganyan activity is hanggang dulo masaya. Tandaan nyo. So, if you're being part of the club activities, syempre, make sure yung talagang masaya and then moral. Yung hindi ka na, walang, hindi ka natatakot. Ba? Kumbaga, okay lang. Kasi yung activities nyo is good for your community, society, with the eye of your parents and friends. Like example, meron kayong club activities like sports,
arts related. Diba? Kumbaga, nai-enjoy nyo yung kabataan nyo with your happiness level. Diba? Habang lumalaki kayo, meron kayong nare-realize, meron kayong natututunan, kumbaga, nai-enhance nyo yung skills na gusto nyo through that following activities. Nakuha? Mas nai-enhance nyo pa habang tumatagal. And later on, pwede nyong i-share sa iba. Those talents are shareable, di ba? Sabi natin, that is part also of culture. Okay na, okay na. Okay, followed by, tayo. Community activities is part of civic responsibilities. Okay? It's about doing things in our community because we want to or feel we should rather than because we have to by law. Okay, number one. It's about doing things in community because we want. Okay. Do things with all your heart. Hindi yung gagawa kayo ng kabutihan, yung iba para sa grade, yung iba para sa, baga, ma-impress yung iba. Diba? Ako ano? So, if you're doing things in our community or in your community with all your heart or feel that we should. Ngayon palang class, do something with your community. Especially, yung iba dito, part ng mga SK. Tama? SK or part ng barangay. So, do something good in your community or sa tingin nyo na makakabuti sa community natin. Hindi yung ikaka-worst ng community. O ha? Yung iba, kaya yung community bumabagsak kasi sa maling paraan nila dinadaan. Dapat tayo, kayo, as a role model of this community, you have to implement it, right? And syempre, with all your heart by simply following the law. Ha? Kapag ang law is disobeyed, syempre, you have the consequence whether you gain punishment or you are fining or fine ng kung ano man yung punishment na pinasok nyo. Ha? Syempre, you know your civic responsibilities as part of this country. Syempre, alam nyo naman yung rules and regulation by simply following the law. Like jaywalking. Jaywalking is part of the law yan. Diba? Meron tayong no jaywalking policy. Kaso, yung iba, kapag hindi nyo pre-practice yung sarili nyo class na sumunod sa batas, so alam nyo yung magiging punishment yun dapat kapag nahuli kayo. Diba ba? Number two, you can take civic responsibility and be active in your community by simply joining a youth club. Ano ba yung mga youth club? Pwede your interest, pwede music, with arts, with sports. Like, sabi ko nga sa inyo, someday, magiging role model kayo. Or ngayon pa lang, role model na kayo sa community nyo. Why don't you expand or explore your civic responsibility by simply being active in the following? So ngayon, hindi pa natin magagawa yung mga ganyan activity, pero you're able to join and also follow the rules by simply implementing and advising them na always implement social distancing. Diba? Bakit? Ano ba maitutulong sa atin ng social distancing? Siyempre, sa pandemic na to, maraming possibilities na mahawa kapag ka hindi in-implement ang social distancing. Why don't you wear your mask? Why don't you wear your face shield when going outside? Okay? By simply following the rules, you are simply responsible. Ibig sabihin, sumusunod kayo sa batas. Kapag hindi kayo sumunod sa batas, nahuli kayo, oh fine, 5,000 pesos. Saan makakarating 5,000 nyo? Malayo yung mararating niyan. Kabila kayong isang kaba ng bigas. Sa linggo, dalawang linggong pagkain nyo. Diba? So, ngayon pa lang, practice being responsible
for yourself, for your family, and for your community, and also as part of the society. Local environment, like clean up. Sa ngayon class, kalinisan. Kalinisan ang dapat para lumayo ang bakterya, hindi madaling mahawaan. Mag-sanitize ng pintuan, mag-sanitize ng bahay. But that is your responsibility. Why? Para sa inyong kapakanan yan. Kuha, pwedeng meron kayong civic group, meron kayong group na meron kayong plano, or yung mga SK chairman dyan, pwedeng mamigay ng mga alcohol, or pwedeng mag-sanitize every other day for the sake of good community. Pa, para sa lahat, sa kapakanan ng lahat, and then being responsible as a leader and a role model to everybody. Naku ha? Sabihin ng mga kabarangay, wow, ang bata naman nito, role model na. Diba? Masarap pakinggan. Ibig sabihin, you are responsible enough by doing things properly. Am I loud and clear? Helping with primary school or coordinating or coaching junior sport. So, as of now, nami-miss natin tong part na to, especially yung mga sports na related. Why? Due to pandemic, we cannot go outside, we cannot play, we cannot coordinate with them due to the implement social distancing. So someday, you are able to share your skills in sports also. Buha? Sharing your skills to others so they can learn and also encourage each and everyone in our community. Okay? 8 minutes left. Okay. Setting up an arts or to those art-related, yung mga may hilig sa arts, pwede rin kayong mag-set ng community mo, which is to encourage people to show this their skills regarding to arts na related. Ha? Is there any question? Okay, next slide tayo. Ito na yung sinasabi ko kaninang role model. Pwede. Diba nga, you have to implement different kinds of intelligence. Tayo, as a human being, you can apply multiple intelligence and become flexible human beings. So, upon exploring, those intelligence are nadadagdagan based on your knowledge, based on your experience, kung paano mo siya implement. And then, you have to share it to others. Ako ha? Pwedeng madagdagan yung skills nyo. Hindi limited ng skills. As long as na skillful ka, syempre, mas marami ang patutunguhan ng buhay mo. Mas marami ka pwedeng gawin. Pwedeng i-share. Ako ha? Okay. Continue. Dito na tayo sa benefits of being involved in community activities. Ano? If you are involved in different community services and activities, role models, being a role model to everyone, interacting and cooperating with other adults encourages you to see the world in different ways. Kasi nga, you are able to share your skills, you are able to share your ideas, you are able to share your knowledge. That nga natin, kapag nag-share ka, kapag nag-learn ka, culture yan. Whether it is material or non-material. Kuha ba? Kuha. So, being a role model to everyone, or kahit sa mga kapatid nyo, mga pinsan nyo nakakaliit, is good for you. Ha? Good for the community's activities. Ibig sabihin, you are active. You are active sharing your skills and learning and encouraging and also cooperating the different activities in your community, and then to have a successful and meaningful community. We share by comrades. Pwede. You can explore. Pero upon the exploration, make sure alam mo yung na ibabalance mo siya. Baga, upon exploring, pwedeng ano mo na kagad yung sarili mo, pero always think positive. Diba? Alam mo yung mga options.
kapag ka in-upgrade ko tong skills ko, ano yung mga pwede? Ano yung mga consequences kapag ka nag-failed ako dito? Dapat always prepare yourself. Tawa? Pero, syempre, kahit you think positive upon exploring, di ba? So, at least, ano, nakapag-prepare ka. Taga, you have different options. Make sure, class, kapag mag-upgrade ka, alam mo yung option A, yung option B, option C, and other options. Para, syempre, hindi masakit. Diba? Once na dumating yung failure. Pero, dumadating ang failure, dapat strong tayo. Ako ha? Kahit gaano ka mag-fail, babangon at babangon, syempre, may panibagong araw para bumawi. Ha? Ha? Nobody's perfect. That's why we have to face the challenges in our lives. Next. Sino si senpai? Next is tayo, class. Identify and connection. Being involved with community activities can give you a positive way. Yes, paano makikita ang positive way? Kasi nai-encourage mo yung community mo in a good way. Nakikita mo sa mga mukha nila, naiintindihan mo kung sino ka at kung ano yung gusto mo na mangyari sa komunidad nyo for the better change. Ako ha? Baga, always think positive kasi during using community activities, syempre marami yan. Pwedeng sa sports, pwedeng sa ano. Nagiging role model ka, nagiging positive ka, para nakikita mo masaya yung mga nagpa-participate. Ine-encourage sila to share their skills and mas lalo mong naiintindihan yung sarili mo. Ako ha? By simply sharing your skills and sharing your thoughts and also sharing your knowledge to them. Skills community activities give you a chance to apply skills you already have. O ha? Yung iba kasi class, kung ano yung skills nila, pinagdadamot nila. Ganun. O ha? Dapat yung skills na yun, ano, sineshare natin para magkaroon din ng better understanding sila. O ha? Share your skills to others. Huwag kayo mahihiya. You are skillful enough. Lahat kayo may skills. Hindi pwedeng sasabihin mo wala pong skill. No. Lahat kayo pinanganak na merong skills. Hindi nyo lang ine-enhance. Hindi nyo lang sineshare. Sinasarili nyo lang. Nakuha? Kuha ba? So, share your skills to others. Pero sa mga adolescents class, sometimes mahiyain sila. Pero later on, lumalabas at lumalabas at habang tumatagal, habang nagmamature. Ano? Next slide. Okay, second to the last. Self-confidence, mental health, and well-being. Community activity can help boost one's self-confidence. Diba? It will able to boost your self-confidence by simply joining and cooperating with the community activities. Kapag nagiging confident ka, bakit? Tumulong ka, nakatulong ka para sa community mo, share mo yung skills mo, naging happy yung mga nasa kapaligiran mo kasi ito yung objective maging gusto mo sa community natin. For the better us. Not for the selfish us. Nakuha? Don't be selfish class when it comes in community activities. Nakuha? Huwag kayong maging selfish. Mag-share kayo sa community, kumbaga mag-ambag kayo for the better community. Bakit kaya yung ibang community hindi nag-grow? Kasi some of the members are selfish. Nakuha na? Kaya nga, para magkaroon ng successful community, you have to share, encourage, and cooperate with a community you belong. Gaano, huwag kayong maging madamot, maging mapagbigay kayo para balang araw, babalik sa inyo kung ano yung binigay nyo. Diba?
para kanino ba yung community na yan? Pag sinabi natin community that's composed of multiple people, like example, sa barangay, nagdamot ka ng wales, paano malilinis yung barangay? Paano malilinis yung komunidad mo? So, dapat, you have to share kung ano yung meron ka. Halimbawa, sobra kayo ng wales, sobra ng dustpan, pwede mo siyang i-donate sa community, sa barangay community, para nasa ganun, mas ganaan maglinis. Or, ano, laging may clean up session sa community nyo, para kanino yun, sa inyo. Kapag nililinis mo nang nililinis yung tapat mo, nililinis mo yung komunidad mo, pwedeng malis ang baha. Diba? Sometimes kasi, ang pinagmula ng baha is the basura itself. Bumabara sa daluyan. Nakuha? Nakuha ba? Lahat kayo class, dapat maging mabait. Okay? Is there any question? This is the end of our meeting. So, I hope everybody is good or someday you are part or kahit ngayon pa lang part na kayo ng community. So, be good in your community so that the community itself is good to you also. Okay? Don't be selfish. Share your knowledge. Share your culture to others. Okay? Thank you for attending our virtual meeting. Again, this is Ms. Roda Jemima Tisilla, your OLC in Personality Development and Senior High School Coordinator of ACLC Caloocan. Please stay safe and responsible, everybody. Okay? Thank you.